Sinabi ko sa doktor, "Ma'am, wala akong pambayad sa check-up." Sabi niya, "Mag-ECG ka." Pasensya na po, wala na po ako. Kasi, sarili. Ako po, sarili ko po. Kaya ako po nagpost sa Facebook kasi mahirap po ang maging mahirap. What's up mga kamasa, kamusta lahat? Eto, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon, may gagawin tayo na isang bagay na makakatulong para kay kaibigan natin na si Carlos dito sa Tukal. Eto, papasok na nga kami kung saan malapit na kami sa bahay nila. Mga kamasa, tara. Mga kamasa, nandito na nga tayo sa harapan ng bahay nila. So, baba na tayo. Kasama ko pala ang ating kamasa family, syempre. Si Sai dyan, say hi baby. Ayan, si Ate Sai. So, ayan. Siyempre, para malakas. One. So, ito po yung harapan po ng bahay po nila, mga kamasa, no? So, ayan, papasok dyan. Ayan, ito mismo yung bahay nila. Although wala pa si Carlos, o, kausapin ko muna yung mama nila. Yung nagpa-check up na si Carlos, nandito na siya. Okay mga kamasa, nandito na nga tayo. Balik katabi ko na nga si Inson ba ang pangpalayo niya. Ayan si Carlos Dacumos. Alam ko na marami nakakita nga sa kanyang post sa Belabed Nueva Vizcaya o kaya kahit anong group dito sa Vizcaya na kung saan humihingi siya ng konting tulong para sa kanya mga kamasa, sa kanyang ikakagaling syempre. Kasama ko si tinanay tsaka si tatay. Kung yung tatay tsaka mama ni Carlos. So, ngayon mga kamasa, etong video na to, nagagawin namin is ipapaalam ko lamang po sa inyo kung ano po talaga yung kalagayan po niya. Sa nakikita nyo po, eto nga po, talagang nakakapigan ng puso mga kamasa. Sa pagkakaalam ko, isa sa mga breadwinner dito sa pamilyang ito, although si tatay ay may konti namang income, kumbaga, para sa pamilyang ito, but hindi yun enough para matustusan yung kalagayan nga niya. No, kung saan na mga kamasta, sana bawat manonood ditong video na to, na sana makita natin kung ano talaga ang kanyang kalagayan. So, bago din, sige, mag-pray muna tayo. Yes, dear Father God, once again, dear Father God, nandito kami ngayon, nandito kami sa harapan ko po si Carlos, Lord God, ang kanyang magulang. Lord God, alam mo po kung ano po yung aming layunin dito sa bahay na to, Lord God. Sana po ay basbasan mo po siya, Lord God. Bigyan mo po siya ng maraming kalakasan. At ayun, Lord God, nabibigyan mo po siya ng maraming taon pa po. Lalo-lalo na po itong pamilya na to, Lord God. At sana po ay hindi mo po sila pababayaan. So, pray in Jesus' name. Amen. Ayun. So, ayan na lang, bibigyan ko sila ng pagkakataon na bibigay ng konting mensahe para sa mga manonood na doon. So magandang gabi po. Ako po si Carlos Dacumos, 32 years old, ng Tukal, Solano, Nueva Vizcaya. Nagkasakit po ako simula nung December sa kadarilan ng ako po ay isang negosyante ng puto. Sobrang dami po ng order ko noong December. Bumagsak ang aking katawan noong January. Nagsisimula po kasi ako magluto ng puto alas 3. Matatapos ako ng alas 7. Mag-isa ko lang po. And then,
bumagsak po aking katawan. Nagkaroon po ako ng sakit sa baga. At isa rin po na dahilan ay nagkaroon ako ng butas-butas sa likod ng sa loob ng aking petan. September 2018 pa po siya nagsimula. Almost 3 years ko po siyang ininda. Hindi po siya naoperahan dahil sa sobrang kahirapan namin, hindi po namin na ipagawang may pag-abot at may pa-check up. Ngayon, nag-abot ako ng aking sakit sa baga. Inopera, nagkaroon po ako ng pagkakataon na magkaroon ng pera dahil sa kita ko. Pinoperahan ko ang aking sugat sa loob. Pero ngayon, bumagsak ang aking katawan sa kadahilan ng opera at baga nagsabay. Lumalaban po ako ngayon, pero kailangan po ng tulong sa inyo po na galing sa inyong mga puso. Isa po ako sa kumikita, kasama po ang aking tatay. Mahirap lang po kami. Kaya todo kahit po kami kung ano pong meron na pwedeng pagkakitaan po. Alam niyo po, sa hirap ng buhay namin, pagka-opera ko po, 3 araw, ako pa ako nag-solicit. Pagkatapos ng 5 araw, wala ako pag-check up. Ako na naman po ang nag-solicit. Nag-check up ako ng Lunes. Sinabi ko sa doktor, "Ma'am, wala akong pambayad sa check up." Sabi niya, "Mag-ECG ka." Pasensya na po, walang-wala na po ako. Kasi, sarili ko po. Kaya ako po lang po sa Facebook kasi mahirap po ang maging mahirap. Lalo pag ilan lang yung tumutulog. Kasi may pang-araw-araw din po akong pangangailangan. Nagsosolusit po ako, ganito po yung tsura ko. Alam po yan marami. Yun mga kamasa, no? Yun po yung mensahe nga po ni o kaya yun po yung parte na talaga doon po natin malalaman, kasi yung iba pinapansin nila yung post but then walang action. So alam ko na maraming may gusto at alam ko na bawat isa ay nais tumulong mga kamasa. Si nanay po ay ilang taon na po kayo? 67 years old. Senior citizen na ho siya mga kamasa. And also tatay, ilang taon na ho siya? 69. Yeah. So ang kailangan po niya mga kamasa is yung pangtustos niya pang araw-araw. May maintenance ka ba na gamot? Tustos sa baga. Yun. Yung kailangan niya pang araw-araw na maintenance yung sa gamot po niya mga kamasa. Yun po yung kailangan niya po ngayon. Sa operasyon po niya, okay na ho siya. And then yung kalagayan po niya ngayon ay yun lang lamang po yung kanyang nilalaban at patuloy po siyang lumalaban patungkol na doon sa kanyang sakit na nararamdaman ngayon. So yung kailangan po niya ay yung pang-araw at pang bukol dito. Na yun ang iniinda mo pa na isa. So kailangan mo pa magpa-check up. Ano yan, paano daily kayo nagpapa-check up o weekly? Weekly po. Saka ngayon, once a week. So, hindi pa lang paano magpapanood. Ganito na lang. So, nananawagan po kami. Nananawagan po ang pamilya Dacumos po dito po sa Solano, Nueva Vizcaya. Tukal po ang kanilang lugar po. Na sana po ay mabigyan nyo po ng pansin po. Lalong-lalo na po yung mga alam po natin na maaari naman at kaya naman po tumulong. So,
Maraming maraming salamat po sa bawat isa na nanood dito sa video nito. Ito, ano pa na yung kanyang mga